Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, ang titingnan nating laro ay naging world record sa history ng chess ang naging youngest grandmaster ever, si Abhimanyu Mishra, kung saan naging grandmaster po siya sa edad na 12 years old and 4 months pa lamang. So kung titingnan natin yung history, si Magnus Carlsen po naging grandmaster ng 13 years old and 4 months. So lamang po si Mishra Abhimanyu ng isang taon. So ito maganda kasi habang bata pa lang, masusubaybayan na natin yung paglakas or kung marireach na ba yung 2700, baka maging world champion or hindi. So ito maganda, subaybayan po yung chess career ni Abhimanyu Mishra. So konting background lang po bago tayo pumunta sa laro. Yung kalaban niya, isang grandmaster si Leon Luke Mendonca. Yan po ay batang grandmaster din kung saan 15 years old pa lang siya. Naging grandmaster na siya. So 15 years old yung kalaban niya, siya 12 years old. So itong laban ng mga age groupers to, very very exciting. So ito pong si Leon Luke Mendonca, kakilala ko kasi yan. Nakalaban ko na po yan mismo sa Malaysian Open way back in 2016, kung saan 10 years old pa lang siya. Talagang paduguan na po kagad yung laban namin, although na ipanalo ko po, no. So ito, hopefully ma-enjoy yung game ng youngest grandmaster. At ngayon punta tayo sa laro. So ito, nag-start with d4, knight f6, c4, g6, and then paka knight c3, d5. So ang opening niya is yung Grandfield Defense. Yan po yung talagang usong-uso ngayon, si World Championship Challenger Jan Nepomniachtchi. Yan po ang opening. So bishop f4, bishop g7, and then paka e3, castle, rook c1, and c5. Ayan, so yan po ang talagang pawn sacrifice na ginagawa ng mga Grandfield players. Kasi halimbawa, pag kumain yan dyan, o-open yung bishop. Kasi ayaw namin na bla-block yung black bishop ng itim. Ayan, so isa rin po ang Grandfield player, kaya medyo alam ko rin po yung ganitong linya. So paka-capture, bishop e6. So once again, kung titingnan natin, kapag kumain ka dito, ayan, magkakaroon ka na po ng samot-saring problema kasi kakapture ng knight o open yung dalawang bishop. Yan po ang idea dyan. Kaya nagpo-pawn sacrifice. Kung mapapansin natin, wala pang development yung white, tapos yung mga bishop tumutusok na kagad. So syempre, hindi po yan ang ginagawa. So knight f3 lang. Nag-knight c6. So ito po lahat ay linya lamang. Bishop e2, normal development. Queen a5. And then paka knight g5. Dito po yung magandang linya kung saan, base sa aking database, tabla, manalo lang ang itim dito. So, ang puti dito, excuse me. So, hanggang tabla lang itim, almost wala pong nananalo as black. Pero merong magandang novelty si Abhimanyu Mishra, tumira ng knight d8. Ayan. So, ito po, total novelty na po yan. Base sa aking database, wala na pong naglaro niyan at all. So, kung papansin natin, pinakain lang yung bishop sa e6, so binigay lang ang bishop pair. Pero pag kinain mo kasi yan, kain, matetempohan ang bishop, tapos kakapture dito yung knight. Ayan, so halimbawa, pagka binigay mo yung bishop sa f4, so kakainin yan, syempre, capture, and then rook ac8 lang, tatamaan to, o open ang bishop. So yan po ang idea ng mga Grandfield players. Basta ma-open lang yung bishop sa g7, masaya na. So dito, kapag nag-bishop g3 naman, ayun na naman ang problema. Knight e4, open ang bishop, may pressure sa c3 knight. So pagkain, capture, check, king f1, knight c5, with around equality. So ibalik mo natin. So dito, nag-bishop g3 kagad yung white. Umiiwas na sa mga tempo ng knight na pagkakumain sa e6, tatamaan ng bishop sa f4. So, kumapture dito sa c4. At capture, nagkapalitan ng pyesa, and queen a4. So, ito po, kapag tinamaan ka talaga ng novelty, wala ka na po sa linya mo, kailangan medyo nagpre-play safe ang mga tao kasi nakakatakot po, baka mayroong mga kakaibang ideas kasi novelty nga. So, ito, queen exchange lang. So yan, very veteran move. So pag kumain dyan, kahit may novelty ka pa man,
mapupunta na sa endgame, tapos bishop pair pa yung white. So, with around equal-equal lang, no? Kaso, kinapture dito, bishop takes c4, and then queen b6. So, sa tingin ko, hanggang dito, prepared lines pa rin si Abhiman yung Mishra. Kasi, grabe yung tira ng queen, no? Ititira mo ba yung queen para tatamaan ng b2? Kasi, ang mga normal play dito, no? Pwedeng rook ac8 lang, develop lang yung mga rook. Ayan. Kaso kaka-capture rin dito. Yun pala ang problema doon. So na queen b6. Yan po ang main move ng engine. Pagka queen b6, nag queen b3. Ayan. So pagka queen b3, nagkapalitan na po ng queen. Capture, capture, knight c5, and then king e2. So take note, threat po with knight d3 check. So persadong iwasan. Capture dito sa b3. A takes b3, and then rook fd8. Dito, nagkapalitan na po ng pyesa. Rook hd1, knight e8, capture, capture, rook d1, capture, capture, and knight f6. So, kung papansinin natin dito, very, very symmetrical na po yung endgame. At take note dito, yung black, si Abhiman yung Mishra, must win situation, para makuha niya yung final grandmaster norm niya at maging ganap na grandmaster na po siya. So makikita natin yung black po dito nagpipilit. Very very slight advantage yung black kasi merong doubled pawn yung white. So very very slight lang po yan. So yung mga malambag na scars yan dapat nang gagawin mo para mapilit mo yung ganitong advantage. So king c2, knight d7, b4, f5, knight b5, atake sa a7, so a6, knight c7, and then pa king f7, b5. Ayan, so yung black dito, yung grandmaster, pilit, in-exchange yung double pawn. Pero syempre, si Abhimanyu ayaw niya i-exchange yan, nag a5. Kasi pag halimbawa, in-exchange mo yan, parang very very equal na po. Wala na pinakaiba yung posisyon, mauwi na sa tabla. So nag a5, knight d5, knight c5, and then pagka bishop c7, a4, f3, king e6, and then dito pagka knight c3, kumain, kain, and then king d5. So, ayan na ang maganda dyan. Kapag must win situation ka, hindi na ganun kasymmetrical ang position kasi bishop versus knight na po ang nangyari. With around equality lang, anybody's game pa, sa posisyon na to. So, nag-bishop d8, e5, bishop e7, knight b3, h3, e4, and then pagka-capture, nag-f takes e4. Ayan. So, pagka-f takes e4, yan po, kinaayawan ng engine yan, parang nawala po yung lamang ng itim. Mas maganda daw, king takes e4. So, ipapakita ko na lang po yung engine lines kung bakit na maganda po yung ganitong line. Grabe, sobrang gulo po. Nag king d4, capture, capture, king f2, king takes b3, kain, king b4, f4, king a5, f3, bishop c5, g5, king b6, capture, capture, g4, king c6, g3, b6, f2, b7, F1, queen, B8, queen. So, ito po, yan ang sabi ng engine. With equality. Grabe yung engine, pinakain lang po yung knight sa B3. Pero, syempre, pagka tao ka, hindi mo papakain yung knight, no? So, F takes E4, king B4, knight D2, and then pagka bishop F6, H5, capture sa C4, sa A4, and then king C4. Ayan. So, napakain na ng 10 pawn ang itim para papasok yung king, tatamaan yung E3 pawn. So, ito naging racing na po ang laban. So, king A5, knight B3, check. King B6, knight C5, bishop D4, knight B3, bishop F6, and then king B4. So, take note, hindi po pwede sa tabla si Abhimanyu Mishra. Kapag natabla,
iyakan time kasi hindi niya makukuha yung grandmaster norm niya, no? Kaya dito, nagpipilit siya ng king b4, kumapture, and then pangakapture ng king c7. Ayan, with the idea, pupunta dito yung king, uubusin yung mga pawn. So dito, parang medyo tumatagalid ng konti yung posisyon ng black. Paka king c4, king d6, king d3 sa pulang e3 pawn, bishop g5, and then nag-knight d2. Dito, iyakan tayo na sana kung nag-king e6. Ayan, so king e6, idea sasapulin po dito yung mga pawn. So nag-knight c4 kasi, halimbawa mag-knight c4, palagi merong b4. Ayan, so pakakain, b5. May stretch po yung knight, pagka knight c4, king f6, e3, kakainin, and then pagkakain, kain, ubos ang pawn, may mga pass pawn na hindi na po mahahabol. So king e6 dapat ang tinira ni Leon Luke Mendonca. Ayan, kung nag-king e6, iyakan time, wala po tayong bagong youngest grandmaster. Kaso nag-king e5, at dyan na po nagkaroon ng kaguluhan, pagka-king e5, tinamaan ng fork with knight f3 check. So yan po, hindi niya ine-expect yung knight f3. So from winning, medyo nanganganib ngayon ang white. At ang tira po dito, ang best move is king f4. Ayan, kung mag-king f4, okay pa rin. Matatabla, wala ulit tayong youngest grandmaster. So, pagka-capture, merong b4. Magre-racing ulit. Ang ending, sabay mag-quick win. Ayan. Kaso, syempre, ano na po ito eh. Endgame na po. Panic time na. So, anong nangyari? Kumapture. At ang pagka-capture po, saktong-sakto with e takes f3. Pagka bishop h4, ay ito po yung key move na malamang na-miss nung grandmaster with g5. Yan g5 na yan, very important ang nakakuha po ng tempo sa bishop. So hindi mo pwedeng capturein, merong f2, magkwi-queen ka agad. So pagka umatras sa g3, ganun ulit. May h4, pagka bishop f2, matetempohan ng king. Yan po ang naging problema dyan ng white. So, pagka G5, nag-bishop F2, ganun din ang ending, tempohan ng king. So, nag-racing, B4, pagka-capture, B5, capture, B6, F2, B7, and then pagka F1 queen, dito na po nag-resign yung white. Kasi pagka queen niya ng B8, merong tuhog with queen F4. So, ayan, nagkaroon tuloy tayo ng bagong youngest grandmaster in the world. So talagang pahirapan po yung laban, especially yung kalaban niya, teenager din na grandmaster, talagang duduguin ka muna bago mo tatalunin. So medyo naka-breaks of the game siya doon, pero yan po lahat yan ay kasama sa chess at talagang destiny na mablablander yung kalaban niya doon sa move number 49, kaya siya naging youngest grandmaster sa buong mundo. So hopefully na-enjoy nyo po ang aking analysis. Kung na-enjoy nyo ang aking analysis, please like this video and subscribe to our YouTube channel. So as per usual, see you again next video. Bye!